Pagbabayad din, guys. Mataas ang pila. Hi, Duki. Good afternoon. Good afternoon. Good morning mga lalabs! Welcome back to our channel and for today's video ay andito kami sa Ormoc Doctor's Hospital. Yes mga lalabs, kasi nga mga ilang araw na ay meron akong nararamdaman yung palaging sumasakit yung ulo ko. So kailangan nating magpa-check up para masiguradong okay lang, kasi nga sabi nila health is wealth. So andito na nga kami mga lalabs sa loob ng hospital, kasi nga kukuha ako ngayon ng aking laboratory. So, nag-request ang doktor ko na magsagawa ng laboratory. Yung gagawing sa laboratory ay yung basic panel check-up. So, yun yung kukunin ko ngayon. So, first thing ay pumunta ako dito sa laboratory para kumuha ng papel at para makapagbayad na din. So, akala namin kami ang mauna kasi maaga kami umalis sa bahay. Pero, meron pa palang mas nauuna sa amin. So ayan, after kong mag-fill up ay pumunta na ako sa cashier para makapagbayad na. So ang nararamdaman ko dito mga lalabs ay parang kinakabahan, na parang natatakot kasi hindi ko alam kung anong magiging resulta ng laboratory ko. At syempre hopeful na okay lang ang lahat, kasi nga kailangan talaga healthy yung pangatawan natin. So matapos na nga kunan ako nila ng dugo, so dito naman ako sa aking urine. Pagkatapos nito ay mag-aantay na lang kami ng resulta. So ito na nga mga lalabs, dito na yung sa urine ko, nakuha ko na. So kailangan ko na lang itong ipasa doon. At kinabukasan nga mga lalabs, nakuha na namin yung resulta ng aking laboratory. So bumalik na kami sa clinic ng doktor. Pagkatapos ay medyo natatakot talaga ako, kinakabahan. Kasi nakuha ko na yung resulta, tapos sa tingin ko, okay naman yung mga result, pero hindi ko pa naman alam kung okay ba talaga, kasi hindi naman ako yung talagang marunong magbasa ng mga resulta, di ba? Ang doktor lang yung nakakaalam. So ayan, nandito na kami sa clinic, kinukuha na ko ng BP ng secretary ng doktor ko. Pagkatapos nito ay doon na, papasok na kami sa loob, tapos isa-suggest na niya kung ano ang mga kailangan kong gawin at kung ano yung mga nararamdaman ko, bakit palaging sumasakit yung ulo ko mga lalabs. So natatakot talaga ako pag ganito mga lalabs, pag may nararamdaman, kasi nga diba dapat healthy lang tayo palagi, kahit hindi tayo mapera, kahit mahirap lang tayo, ang importante lang naman ay malusog ang ating pangangatawan. So ayan na nga ang doktor namin mga lalabs. Sa una ay medyo pinapatawa pa niya ako, tapos natawa na naman talaga ako, kasi nga yung resulta daw lahat ay okay naman, sa lahat ng laboratory results ay okay naman lahat. So yung ano lang, meron lang siyang isinuggest na mga vitamins at saka kaunting gamot para sa aking pagsakit sa aking ulo. So ayan lang mga labs, kailangan ko lang siyang sundin. Tapos syempre, proper diet talaga at exercise, isa din yun sa kailangan para magiging healthy yung katawan natin mga lalabs. So ayan, napapasalamat ako kasi yung doktor namin ay napakabait niya. Tapos ginaguide niya talaga ako, kasi nga ayaw ko sanang uminom ng mga gamot kasi natatakot ako. Pero sabi niya,
hindi naman sila magbibigay ng mga gamot na makakasama. So, kailangan ko talagang sundin yung pag-inom ng gamot na sinasabi niya. So, yun mga lalabs, no worries kasi okay lang po lahat ng resulta ng laboratory ko. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ako kasi okay lang lahat. Tapos, yung pagsakit ng ulo ko ay medyo ano lang yun. Kailangan ko lang uminom ng mga gamot para dito. Pagkatapos nito ay magiging okay din ang lahat. Syempre, proper diet. Tapos, exercise din. Tapos, iwas stress. So, isa kasi yun sa mga dahilan kung bakit sumasakit ang ulo natin. Pero, diba, hindi naman talaga maiwasan na medyo may mga time talaga na stressful tayo, pero kailangan natin i-balance yung stress na kailangan natin dalhin ng maayos. Hindi tayo magpadala sa stress kasi wala nang ibang buhay na mabibili natin. So, dapat pahalagahan natin ang ating mga buhay. So, ayan na nga mga lalabs, ang doktor ay may sinasabi sa akin na kailangan kong sundin. So, tapos ina-explain niya sa akin lahat isa-isa yung result ng laboratory, kung ano yung resulta, pero okay naman daw lahat. So, masayang-masaya ako dyan. Natatawa nga ako kasi napalitan yung takot ko kanina ng pasasalamat at syempre tuwa kasi okay lang lahat ng resulta. Pagkatapos nito, mga lalabs, ay medyo gagaan na talaga yung feeling ko kasi nga mga ilang araw din akong hindi makatulog ng maayos kasi nga natatakot ako kung bakit ganun. Palaging sumasakit yung ulo ko, kung ano-ano pa yung nararamdaman ko. Pero at least ganun kampante. Ngayon kampante na ako kasi nga nakapagpa-check up na ako sa doktor. So, ayan. So, yun ang mga lalabs. Sinihintay ko na lang yung mga additional na instruction ni Doc para sa aking mga vitamins at gamot. Pagkatapos nito ay makakaalis na din kami at thank you, Lord, kasi nga okay lang lahat ng resulta. Tapos, ginaid niya talaga ako at syempre, tinulungan kasi wala namang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon lang. A few moments later. Hi guys, dito na kami sa bahay, kararating lang namin. And we are so happy kasi okay lahat yung result ng laboratory ko. At nagpapasalamat din kami kay ano, sa napakabait na doctor namin si Dr. Jeremy Sia Rinaldo. Hi Doc, thank you. Hanggang dito na lang guys, God bless everyone. And we are the Florence. Bye bye, God bless.